So, kung ang boyfriend mo ay foreigner at kayo ay in a long-distance relationship, isang araw, sinabi niya sa iyo na pumunta ka sa US at siya ang gagastos ng lahat. Ang tanong, maa-approve ba or madi-deny yung US visa application mo? Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW, at sa video kong ito, sasagutin natin isa doon sa mga questions ng marami nating viewers at subscribers tungkol doon sa boyfriend nila na magiging sponsor nila, kung mag-a-apply ba sila ng visa, ay ma-approve sila or madi-deny. So kung ikaw may kakilala ka na kagaya ng circumstance na ito, na ganito rin yung partner or yung boyfriend or girlfriend na magbibigay ng sponsorship. Huwag natin gawin, pakilike po yung video na to, mag-subscribe po sa channel natin at share po yung information na ito sa kanila para makatulong din at para maiwasan nila na ma-deny if ever mag-a-apply nga sila ng US visa. So, umpisahan na natin. Yung unang possible reason para ma-deny yung visa mo ay kung iisipin ng visa officer na scam yung gagawin yung pagkikita or yung lahat ng relationship nyo is a scam. At sasabihin nyo sa akin, masyado namang harsh yung pagsasabi natin na bakit scam agad, eh totoo naman na may relationship kayo, online nga lang, etc. Hindi po natin sinasabi na mali yung relationship or scam agad yung relationship. Pero, based doon sa circumstance na makukuha sa inyo ng visa officer at pag in-assess niya yung circumstance mo at yung circumstance halimbawa ng boyfriend or sponsor mo, at makikita niya na may pattern na parang hindi lang dito sa bansa natin nangyari yung pang-scam halimbawa na modus operandi ng mga scammers, i-flag at i-deny yung visa mo. Hindi lang po isa, hindi lang 10, hindi lang 100, libo-libo po yung visa na ina-assess ngayon ng US Embassy para doon sa US visa application. At napakalaki na po ng database nila para makita kung yung application mo ba ay totoo or ito ay biktima ka ng isang scam. Gayun din, iniiwasan po ng visa officer na maging biktima tayo ng human trafficking. Ang human trafficking po ay universal offense. Ibig sabihin, nilalabanan ng lahat ng bansa na huwag maging maging victim ng human trafficking yung isang citizen nila kung halimbawang pupunta ito doon sa ibang bansa. At napakarami pong mga instances ng human trafficking, hindi lang po ito talaga yung halimbawa ibebenta ka para magtrabaho sa iba, marami pa po pwedeng gagamitin ka para i-pursue yung mga illegal activities, etc. etc. So, kung makikita nila na sa circumstance mo ay may ganito at may red flag silang makikita at ikaw ay magiging biktima ng human trafficking or scam, i-deny po nila yung US visa application mo. Kung sakaling nandoon ka sa interview at sinabi sa iyo na hindi ka nila bibigyan ng visa dahil there is a possibility na maging biktima ka ng human trafficking or maging biktima ka ng scam, instead minsan na malungkot, siguro magpasalamat tayo dahil naisalba tayo or naisave tayo nung visa officer para hindi na tayo mapunta doon sa kapahamakan. So ito yung una nating reason. At minsan kasi dahil sabi natin sa sarili natin masyado tayong in love, minsan akala natin masyadong na bubulag tayo doon sa idea na talaga makikita natin for the first time si Mr. Right or yung partner natin pagkatapos ng napakahabang panahon. Pero dahil hindi sa pagkabulag na ito, hindi natin nakikita yung mga red flags na dapat ay tignan natin, lalo-lalo na kung dapat natin ingatan yung sarili natin kung magta-travel tayo at mag-apply tayo ng US visa. Yung pangalawang reason para ma-deny yung visa natin ay yung purpose natin ay hindi natin maipoprove doon sa visa officer. Ang magiging tanong sa atin is,
Talaga ba na mamamasyal lang kayo? Talaga ba na magkikita lang kayo? Talaga ba na makikilala mo lang, gusto mo lang makilala yung mga kamag-anak at mga kapamilya nung magiging boyfriend mo? So, ang dapat natin gawin dito ay lahat ng documents natin, lahat ng information natin ay consistent doon sa purpose natin. Kung sasabihin natin mag-meet up kayo doon at mag-tourist visa ka, mag-travel ka for pleasure, lahat ng itinerary mo dapat naka-focus doon sa travel. Dapat naka-focus yung travel itinerary mo doon sa mga places of tourism. Kung halimbawa taga isang state yung boyfriend sponsor mo, bakit makita ng visa officer halimbawa na napakalayo nyo doon sa state na yon at doon kayo sa ibang state halimbawa mamamasyal? Bakit hindi naka-focus yung itinerary mo doon sa activities na makilala mo yung mga kamag-anak niya or kapamilya niya, kundi bakit inuunan nyo yung pagka-travel? Things like this ang makikita at hindi consistent doon sa purpose natin. Kasi, syempre, iisipin ng visa officer, talaga bang pamamasyal or talaga bang magkikita lang kayo, or baka mamaya yung applicant o ikaw mismo ay naghahanap ng trabaho sa US at gagamitin mo yung tourist visa para makapunta ka sa US at makapaghanap ng trabaho. Gayun din, baka mamaya ay ito yung ginagawa mong paraan para magkaroon ka ng opportunity na magkapag-apply ng green card or magkaroon ng green card, which is totally different doon sa purpose ng visa application mo. Yung pangatlong reason kung papaano at para ma-deny yung visa mo ay hindi ka makapag-establish ng ability to support yourself. So, kung halimbawang hindi mo kamag-anak yung boyfriend or yung sponsor mo, kung halimbawang first time yung magkikita, ang itatanong agad ng visa officer ay, kung hindi mo kamag-anak, bakit kailangan gastusan ka ng lahat-lahat? Kung walang reason behind doon sa pagkakakilala nyo, bakit kanya gagastusan? So, common sense at sa human experience, kung hindi kanya talaga kakilala at walang underlying reason doon sa pagpapunta niya sa US, hindi kanya dapat ililibre ng lahat. So, ang mangyayari dito, kung talagang may sponsor ka, titignan naman yon ng embassy. Titignan naman yon ng visa officer. Pero, kailangan patunayan mo sa sarili mo mismo na kaya mo na suportahan yung sarili mo halimbawang nandoon ka sa US. So, hindi mo dapat sabihin na lahat ng gastos, wala akong pera sa bulsa, wala akong pera sa banko dahil lahat ng gastos ay sasagutin ng boyfriend ko. Kung bibigyan ka halimbawa ng visa at nandoon ka sa US at biglang hindi ka sinipot nung lalaki, pagpalagay na natin na kagaya nung una nating dahilan, scam pala ang lahat. Ginosting ka. Sino yung gagastos papapauwi mo doon sa Pilipinas? Siyempre, ito yung iniiwasan ng gobyerno, halimbawa nung bansa na ina-applyan mo, na sila pa yung gagastos nung repatriation mo or pagpapabalik sa'yo sa Pilipinas. Ngayon, pupwede, halimbawa kung talagang genuine yung relationship nyo, mag-purchase ka or pabilhin mo yung sponsor mo ng travel insurance o ikaw mismo, kailangan magpakita ka ng travel insurance para kung sakaling may mangyari man na ganun, ay hindi yung bansa na yon yung gagastos sa'yo sa repatriation mo or kung may masamang mangyari sa'yo ay may sasagot na travel insurance doon sa duration ng travel mo. So, ito yung mahalaga kasi baka mamaya iniisip natin kahit wala tayong pera ay bibigyan tayo ng visa dahil sasabihin natin mayaman naman yung sponsor ko, etc. etc. Hindi po, alalahanin natin na yung standards ay yung ability to support yourself. Ikaw mismo, kayong bang suportahan yung sarili mo kung nandoon ka sa bansa na ina-applyan mo ng visa. So, yung pang-apat na reason kung bakit possible na ma-deny ka
sa visa application mo ay yung rootedness ay hindi mo ma-establish or sasabihin na wala kang close ties sa Philippines para bumalik. At malamang kaya kayo mag-a-apply ng visa at magkikita sa US ay gusto nyong magpakasal. Malamang kaya kayo pupunta ng US ay gusto mong maging immigrant. At sa pag-a-apply po ng visa, lahat tayo, lahat ng mag-a-apply ng non-immigrant visa, ang iniisip agad ng US visa officer, tatagal ba ito sa US at pagkatapos ba nung purpose niya ay babalik siya sa Pilipinas? Or itong application ba na to ay hindi magiging tulay para maging illegal immigrant, halimbawang doon sa US? Dahil, syempre, dahil nag-a-apply ka ng non-immigrant visa ay yung purpose mo dapat tourism, or yung purpose mo halimbawa business, or halimbawa medical or visiting friends, etc. So, kung makikita nila doon sa documents, kung makikita nila doon sa circumstance mo na mayroong red flag na gusto mong mag-i-immigrant at gusto mong magpakasal at gusto nyong mag-stay, na gagamitin nyo yung tourist visa, eh, most probably ay i-deny ka ng US visa officer ng iyong visa. Dahil kailangan establish mo na pagkatapos ng purpose mo ay uuwi ka sa Pilipinas. Pagkatapos halimbawa ng bakasyon mo, halimbawa 3 months doon sa US, ay uuwi ka sa Pilipinas. Kaya sa pagsasubmit ng mga documents mo, i-convince mo yung visa officer na may babalikan ka sa Pilipinas. Pupwedeng trabaho, pupwedeng negosyo, pupwedeng kaalaga ka ng magulang, pupwedeng meron kang mga medical appointments, pupwedeng meron kang halimbawa may event na attendan ka in the next 6 months pagkatapos ng travel, or meron ka pang ibang travel na bukod doon sa US, etc. Para makonvince sila na talagang gusto mo lang mamasyal, gusto mo nyo lang magkita, at pagkatapos noon ay babalik ka na sa Pilipinas. Pag hindi mo nagawa ito, kagaya ng napakaraming nade-deny ng US visa application, ay malamang isa ka rin doon sa hindi makatanggap ng US visa na inaasam mo. At yung panghuling possible reason para ma-deny ang iyong visa ay kung may hindi consistent sa kwento mo, dahil halimbawang sa kagustuhan mo or kagustuhan yung dalawa ng boyfriend na sponsor mo na makapunta ka sa US, ay mag-iimbento kayo ng mga istorya na hindi magiging consistent doon sa application nyo sa US visa application mo. At mas worst dito kung yung boyfriend mo yung nagsabi na pekein mo or manloko ka or magbigay ka ng maling information doon sa visa application mo para magkaroon ka ng opportunity na ma-interview at makapag-apply ng US visa. Mali po yung reason na parang susugal tayo at gagawin natin lahat para lang dahil nga masyado tayong in love or masyado tayong bulag doon sa ating relationship, ay meron tayong steps na isa-shortcut or meron tayong mga information, material man or hindi, na hindi natin bibigay doon sa visa application natin. At kung mag-iimbento tayo, makikita po ito doon sa mga documents at saka mga information na i-declare natin, halimbawa sa DS-160 natin or doon sa mga attaching documents natin, at mahuhuli po nila tayo. Kung mahuli kayo na meron kayong inomit or meron kayong finalsify na information or documents doon sa visa application nyo, baka hindi lang ma-deny yung visa application nyo, baka mamaya ay ma-blacklist kayo for 5 years or for 10 years, depende doon sa material information na ipepeki mo or baka panluloko doon sa visa officer. At hindi ko po sinasabi na gagawin nyo ito, pero baka mamaya
iniisip natin na makakalusot tayo at iniisip natin ay since maganda naman yung pag-sponsor sa'yo ay yun lang yung criteria na i-apply sa'yo bilang visa applicant. Napakadami po ng mga standards na i-apply sa atin at kung hindi natin magagawa iyon, malamang ay madinay tayo doon sa ating visa application. So sana ay may natutunan kayo dito sa video ito at kung meron po tayong tips, questions at mas lalo na kung meron tayong experience, mangyari po lamang na mag-email sa dexofw@gmail.com or use the comment section below para masagot din ng ibang mga nagnunood sa atin kung meron silang common experience na kagaya mo. I-like din po natin ang video ito, mag-subscribe po tayo at click po natin yung bell notification icon sa tabi po na subscribe button para po alam po natin kung meron po tayong bagong video na in-upload. Muli, maraming pong salamat. Ako po si Tots, the Accidental OFW. Hindi po masamang magmahal, hindi po masamang magkita kayo ng minamahal mo kung nasa long distance relationship kayo. Pero lagi po natin sinasabi, ang visa application po ay maingat na proseso. Ang visa application po ay masalimuot na proseso, lalo-lalo na kung first time mo. So ang sinasabi natin ay dapat kumpleto, dapat tama, at dapat consistent yung mga documents na isasubmit natin at i-declare natin sa ating DS-160 para hindi lang dahil doon sa foreigner yung boyfriend mo circumstance. Applicable po ito sa lahat na mag-a-apply ng US visa dahil pare-pareho naman po yung standards or yung criteria na i-apply sa atin kung mag-a-apply tayo ng US visa sa embassy ng bansang tinitirahan natin. So yun lamang po at magandang buhay po sa ating lahat. See you po on the next video.